So what's up mga kumag, I'm back ang yung online judge, walang iba kundi judge Janan guys, eto na. Simula nung nag review tayo ng mga request nyo ng mga battle, nakakapang-apat na tayo, no? So alam nyo na yung unang tatlo na request ng mga viewers natin, uploaded na yon. Unang-una yung Looney Aklas, Looney Michael Joe, tapos Tats Maven Marshall. Ngayon naman, Keija versus Target. So, shoutout kay Espero. Espero, alam ko matagal mo na itong na-request, pero ngayon ko lang na-review kasi nakapila to. Tapos ang dami kong inunang mga battle. So, pasensya na kung medyo na-late, pero lahat ng request, matagal man ma-review, lahat yan mare-review. Okay, so big shoutout ulit kay Espero. So, ayun. Keija vs Target, akala ko nung una kasi 9 minutes lang yung video, no? 9 minutes lang yung video. Akala ko part 1 lang 'to. Kasi 'di ba dati ganun yung flip top, hinahati nila sa dalawa yung upload nila. So, akala ko itong battle na 'to may part 2. Kaya ginawa ko, tinignan ko muna sa dulo. Hindi ko pinanood. Tinignan ko muna sa dulo kung tapos ba siya o hindi. So pagkatingin ko tapos naman siya. Nagtataka lang ako bakit 9 minutes lang yung video. Yun lang. So ngayon ko lang tumawa panood, di ko nga alam eh kung bakit ano to. Bakit ganito? Diba? Di ko alam. So naku-curious na ako, so panoorin na natin. So big shoutout ulit kay Espero. Di ko alam anong pumasok sa isip mo, Espero, bakit mo pinareview sa akin to. So ayan, shoutout. Game. 1 minute on target. Yo, listen. Ayaw kitang babuyin. Ayaw kitang gaguhin. Dahil marami pang bagay ako na dapat pangunahin. Pero para sa kanila, gagawin ko lang. Walang personal ng tol, trabaho lang. At alam mo, walang puwang dito kapag ang utak gabaso lang. Mga tugmang puro retaso, sarap ilang paso parang doormat. Ako'y magbabaon ng mga linyang para sistemang hindi mo mare-reformat. Walang shortcut. Malayo at impagitan, huwag mo nang ipagpilitan. Kung pangit ka sa malayo, mas lalaw sa malapitan. At kung di ka ba naman tulig o kulang sa utos, ang kalabanin ako'y para sumagasa sa unos. Mistula ka nakagapos sa mga labog na di makita at para kayo mapos sa sasabog na dinamita. Hindi ka nga halos makita, sobrang itim, parang bilad sa babong. Ang lakas ko ay katumbas ng langit at lupa pag pinagsalubong. Kahit mo ibuhos, itulos, isalpak lahat ng datos sa tulat at napaktapaan lang kita para sapatos. Yeah. Time! 1 minute, Keija. So, 1 minute lang per round, no? So, siguro mamaya na tayo mag-comment after ng ano ng rounds nila parehas. Sabay na natin itignan, no? Kasi masyado maikli yun, eh. Masyado maikli. So, saka na natin i-power scale yung mga bara nila. Bigat ng laban. Panigurado, matatalim na batuan. Ang mga panauhin, yan ang inaasahan. Pataasan, siraan, laitan, bastusan. Damay ang kamag-anakan, kasarian, kasintahan, at ang mga nananahimik na magulang. Kung naglalaman ng immoral na salita ang atake, mas malaki ang tsansa na magwagi sa sagupaan. Ang paggamit sa mga armas na to ay napatunayan ko ng kayang-kaya ko. At alam din naman ng lahat na kayang-kaya mo. Pero tol, naaalibadbaran na ako sa kasanayang to. Natatakot ako na balang araw ang kasamaang maaari pang ibuga ng bibig ko ay hindi malayong gayahin at tularan na magiging panganay ko. Ang mahirap sa atin, hindi tayo manatiling nakatayo pag nakita na natin silang lahat na nakaluhod. Hindi ba tayo pwedeng manampalataya na nakatindig? Humingi ng paumanhin na hindi natin kayang gawin ang ginagawa nila bagaman may mga sugat pa ang ating mga tuhod? Hintayin na lang ba muna natin pakidlatan tayo bago tayo magising na marami na sa ating nanggagago? Hihintayin na lang ba muna natin tuluyan tayo manliit bago natin matanto na hindi ang apat na kanto man dapat pagmasdan sa loob ng kwarto kundi ang gitna kung saan pwede kang dumipa? Kailan mo ito gagawin? Pagpatay ka na bago mo malaman na may mas malawak pang espasyo? Hindi dapat kabahan ang sino mang itatapat sa akin. Hindi ako malalim. Hindi kailangang hukayin ang nararapat kausapin. Time! Yo! Okay, round 1. Para sa akin mas may suntok yung mga in-spit ni Target kaysa sa ginawa ni Keija.
kung napansin nyo, medyo mahaba yung inispit ni Keija doon bago may mag-react sa kanya. Tapos yung unlike kay Target na 1-2-1-2 yung naging atake niya dito. Kay Keija kasi may setup, tapos basta ang tagal ng suntok niya, unlike kay Target na may jokes pa si Target doon. And para sa akin maganda yon, nakuha ni Target yung round 1 para sa akin. Maganda naman yung, ang ganda ng boses ni Keija. Ganda ng yung kung paano siya mag-rap sa kanta. Ganun na ganun yung boses niya dito sa battle rap. Panoorin nyo or pakinggan nyo yung kanta nila ni Flick G, yung 7. Ang galing ni Keija doon. Real talk, ang galing ni Keija doon. So pakinggan nyo yun. Ang galing niya mag, ang ganda ng boses niya sa ano, sa pag-ispit ng mga bar or ng mga verses. So yun. Round 1 bibigay ko kay Target yun. Medyo nahabaan ako sa naging setup ni Keija, tapos yung mga suntok niya is hindi ganun ka pulido or hindi ganun ka direkta kay Target, no. So masasabi ko mas nagkaroon ng edge si Target sa round 1. Yun lang. Siguro sa score na 9-8 kasi 1 minute lang siya, so hindi tayo mag-expect dito ng ano, na mga marami talagang mga suntok, ano. So kailangan nila i-compress yung returns nila sa isang minuto and dapat makapag-generate sila or makapag-execute sila dito ng maraming mga punches. Yun yung ginawa ni Target. Kay Keija, feel ko sobrang haba talaga nung naging setup niya bago nagkaroon ng isang suntok, eh, no. So Target ako doon, 9-8 na score. Round 2. Alam mo ba ang battle na to hindi ko pinaghandaan? Hindi dahil minamaliit kita, kundi dahil gusto kong matandaan mo ang daan na nilalakbay natin ay isa. Gusto mo ganyang banatan? Pwes pagbibigyan kita na sa ganon ay maunawaan nila at makapag-imbita ng iba na dumami pa, na hanggang ang ating kultura ay may sama sa ating sibika. Pati ang musika ay yumabong. Kaming mga makatay, hindi mga manok na panabong. Kaunting gatong magbabangga, sadyang may mga isip talangka. Kaya ang tunog ng rap sa Pilipinas, laging taob, parang bangka. Ang tagal ko nagtangkang baguhin, mabago ang tingin, kahit papano tingalain na parang bituin. Mga sinulat na tula ay pakinggan, mapuri matingnan, na may kabuluhan ng aming ipinaglalaban na parang aktivista. Ang musikang kinabibilangan na hindi napagtawanan pa ng elitista. Ngayon, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo na battle at sasabayan ko. Ngayon, pakiusapan mo lahat ng tao na nandirito para hindi kita durugin sa harapan nila at mapanood ng pagkamatay mo sa laban na to. Time! 7 round, Kilo. Medyo humina si Target sa round 2, no? So sabi ko, kailangan muna nating mapapakinggan yung round 2 ni Keija bago tayo mag-comment. Pero nagustuhan ko yung may isang line si Target doon, yung kultura tapos sibika. Maganda yun. Nag-comment na ako, no? So sige, magko-comment na ako muna. May feeling ko medyo humina si Target dito sa round 2. Tapos si umpisa niya, parang sinabi niya na, alam mo ba, hindi ko to pinagandaan. So feeling ko yung round 2 is yung kalahati lang yung ano doon, yung written niya. Tapos yung kalahati parang freestyle na yun. Medyo yung bandang huli, nangangapa na siya doon kung paano niya tatapusin yung round. So yun lang. Round 2 ni Keija. Maraming aapila. Hindi akma ang mga tirada. Si Keija, nakalimutan atang nasa rap battle siya. Ang mga may artistikong pag-iisip lamang ang makakaalam na patuloy ang aking pakikipagbakbakan sa mas mabigat na kalaban, hindi ang aking nasa harapan. Maghapon man tayo magsagutan, walang pupuntahan. Bilang kapareha ko mandirigma, bakit hindi na lang tayo magtulungan? Papagsakin ng mga gahaman, ganid, mata pobre at mga basahan. Iniidolo tayo at sinusubaybayan. Kung magbibitaw tayo ng makabuluhan, isa yung paraan upang maisalba natin ang mga naghihingalo nating kababayan. Ikaw na isa sa pinakapaborito. Ang linaw niya mag-rap. Solid Keija, solid Keija. Lagyan mo ng saysay ang mga sinasabi mo. Hindi kita tinuturuan, tinutulungan kita, huwag ka magtampo. Pagkatapos nito, inuman sa bahay, bukas ang pinto. Hindi na durugan, may bago ng kategorya ang flip-top. Ignorante ang maninibago.
Pagbati nga pala sa mga nag-imbita, hindi kayo nagkamali sa napili nyo mag-endorso. Ngayon masasaksihan nyo ang pagkahenyo ng dalawang tubong kalyang tamad pumasok sa eskwelahan ngunit mas may diskarte pa sa edukado. Galing! Galing! Hindi nyo mag-endorso. Ngayon masasaksihan nyo ang pagkahenyo ng dalawang tubong kalyang tamad pumasok sa eskwelahan ngunit mas may diskarte pa sa edukado. Palakpakan nyo ang mga sarili nyo, ibibigay ko sa inyo ang aking huling 10 segundo. Yeah! Tang inang galing! Napa-comment na ako doon kanina, no. Sobrang linaw mag-spit ni Keija. Sobrang ganda, sobrang sarap pakinggan kung paano siya mag-deliver ng mga lines niya. Sorry, pinagpapawisan ako. Ang galing. Para sa akin, ang ganda noon, ang ganda ng round 2 niya. Mas malakas 'yon compared doon sa pinakita niya sa round 1. Kay Target naman, medyo nahinaan ako kasi parang nangangapa na siya kung paano niya tatapusin yung round 2 eh. Tapos feeling ko nag-freestyle na din siya doon. So round 3, sobrang nagustuhan ko yung pinakita ni Keija doon. So bibigyan ko ng perfect 10 yung round 2 ni Keija at 8 yun para kay Target. So 18 ba? Oh, 18. 18 para kay Keija kasi 8 tapos 10 tapos 9, 8 naman para kay Target. So, lamang na si Keija sa scoring 18 to 17 pero sa rounds tabla. Round 1 Target, round 2 Keija. So, round 3 deciding. Tignan natin. Last round. Target. Yo. Kami po yung mga musikerong umaasa. Kundi man maunawaan ng masa, kahit papaano mabalasa, magkalasa ng gatas ang aming kape sa tasa. Ang simpleng palakpakan ay aming matamasa. Ito yung gusto kong gawin noon pa. Salib na tayo magbangayan ay ating pagtulungan at subukan magbahagi ng aming karunungan. At sa pamamagitan nito ay mabuksan ng mga saradong kaisipan ng ating kababayan. Hindi sila'y paglaruan o pagtripan. Ito pong labanan na hindi namin ginagawa para manlibak o manlait ng kapwa o itumba sa harap nyo ang katulad namin sa tugma ay mandirigma. Bagkos ay marinig ng tao at yung iba'y mamulat sa aming mga sinulat, hindi na ako nagugulat. Sa bulok na sistema ng gobyerno, mabigat ang trabaho, mababa ang sweldo, ang edukasyon, paulit-ulit na sentimiento, panulat at kwaderno lamang at ang mga boses namin ang magsisilbing armas. Kung isa ka sumasang-ayon ang kamay nyo itaas, nang tayo lumakas at magwakas ng dahan-dahan ng kamangmangan. Hindi to vendetta, ang musika namin ay hindi lang pambangketa! Hindi bobo ang mga Pilipino, taas na ako kahit kanino. Baka sa aking anino, isa ako sa mamamayan na hindi nabubuhay sa kolonyal na talino. Time! Last round, Keija. Nire-respect... Okay. Ayun, yung round 2 and 3 ni Target para sa akin, parehas yun ng energy. Medyo humina na siya. Humina na yung naging energy ni Target dito. So, pakinggan natin si Keija dito. Kung mame-maintain din niya yung round 2 niya. Ito ko pa din ang mga nagawa mo sa kabila ng lahat ng pagpapatawa. Kung wala kayo ni Delo, ni Zaito at ng iba pa, sa dami ng problema ng bansa, baka kumulubot na ang balat at mukha, maaga kami tumanda. Pero huwag mo pa rin kalilimutan na pinapakinggan tayo ng maraming Pilipino. Pag-aralan mong mabuti kung ano ang itinuturo mo. Ang linyang yan ay maririnig sa awitin kong pinamagatang kumpirmado. Kaunti lang ang nakikinig niyan. Mas pinagtuunan nila ng pansin yung pambababoy ko sa shota nung una ko nakalaban. Mga walang pinag-aralan, mas namangha sa kababuyan kaysa kaalaman. Gumawa ng kanta hanggang ako'y makilala. Akala niya madali? Mali. Gusto kong maging simpleng bata uli. Kasama ang mga tunay kong barkada. Sila lang, wala ng iba. Pero inatang sa akin ang talento na makapag-aayos sa malapit ng masirang pamilya. Kaya natutuwa ko sumuway sa aking inay at itay. Dahilan kung bakit napilitan silang bigyan ako ng agarang laya. Ginamit ko to hindi para maglakwatsa, kundi para makapaglakbay, maipadala ang mensahe sa kapwa ko bata. Mensaherong tagapagpadala, kung babaliwalain nyo ang aking dala, pinatunayan nyo na talagang wala kayong konsensya, mga dambuhalang kumpanya. Time! Flip top! Make some noise! View flip! Walang punchline yung round 3 ni Keija, no? Parang pinatamaan lang niya yung andun, yung mga kumpanya doon, no? Pero mas nagustuhan ko talaga kung paano mag-deliver si Keija kumpara kay Target. Round 2 entry ni Target kasi medyo staggered na. Parang mabagal na, hindi na ganoon ka sunod-sunod siya mag-spit, may mga pauses na. Kay Keija from round 1 to 3 andun yung performance niya na consistent, no?
So, although walang punchline yung ginawa ni Cage, para sa akin walang punchline kay Target yung round 3 ni Cage. Kay Target naman, feeling ko naging mahina rin yung performance ni ano ni Target doon. So siguro paano ba? Bibigyan ko ng 8 para kay Keija. Hindi ko alam kung anong gagawin kong score o anong i-score ko kay Target. Pwede kong itabla. Pero kung itatabla ko naman siya, parang ang unfair kasi malinis yung performance ni KJ, sobra. From start to finish, malinis talaga yung performance niya. So 8-7 in favor of Keija to sa round 3. So round 1 to 3 ni Keija. 8-10-8. So 26 points para kay Keija. Kay Target naman mayroong 9-8-7. So ilan yun? 24. So tama no? So ayun. 26 to 24 in favor of Keija from rounds 2 and 3. Round 1 kuwang-kuwa ni Target yun, malinis. So ayun. Hindi ko alam kung may panalo dito, pero para sa akin si Keija panalo dito from round 1 to 2. Ay round from round 2 to 3. Promo battle, shoutouts to Mrs. Pat, View Clip. Thanks for having us. That's it. Thank you. Promo pala yung battle na yan. So, yun, tapos na agad. 9 minutes lang yung video eh. So, ito na ating pinakamaikli nating review. So, big shoutout ulit kay Espero sa pagbibigay ng chance na ma-review ko tong Target vs. Keija. First time ko marinig si Keija mag bumattle sa Flip Top at si Target first time ko siyang ma-review. So, ayun. Shoutout kay Espero. May isa pang request si Espero eh. Baka mamaya, pahinga lang ako. Or upload ko lang to tapos yun na ulit. So, ayun. Kita-kits tayo sa isang request ni Espero. Batang Rebelde vs. Chris Delano. So, ayun. Peace out.